So magandang araw ka bola, may bago nga pong nilabas po ng trade rumor itong pong si Snow Bad. Mga bola, pag-uusapan natin yan as our focus sa video na ito. Pero other than that, marami pong magandang pag-uusapan from Giles Pool ka bola. And then comment ng mga fans. So may di pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription bola. Dito muna tayo sa mga comment ng mga fans. Harvest Moon, isa lang sagot dyan, palpak ang pagpalit nila kay Arwin. Kay Manuel na always naman hindi available. O nga, mas bata si Manuel. Kay Arwin, always be available. Hindi. Diba? Ganun din naman si Arwin eh. Injury prone na rin po siya. John Dexter, di maganti. Kailangan ng SB mag-bell ng front court. Tall guys na may post at shooter. All around type of big man. And dapat kunin nila for the future. Then sabi pa niya, nakikita na local fit sa SMB. Si Isaac Go Perkins. Talaga nila kasi makuha ng SB. Pinanggit ko na players. Ilang years na lang si Junmar. Si Junmar dominant sa post for sure, kabole. Tama naman, di ba? I doubt na si Pajardo pa rin po ang most dominant player 2 years from now, kabole. Knowing his age po and his injury concerns po, kabole. And getting a big man who can score in the inside and who can also shoot is a modern way of thinking it, kabole. And I do believe na ganyan din naman ang mindset po ng San Miguel. And that actually shows, kabole, sa pagpili nila kay Benny Boatwright, who is a shooter, kabole, bilang partner nitong si Junmar Fajardo. Now, I just want to comment dito po sa decision ng Gilas team led by Coach Tim Cohn to get ito nga pong si Justin Brownie, kabole, as that naturalized player, kabole. Of course, we believe that Brownie has a good argument as the greatest import ever sa history po ng PBA. Wala pong issue doon, kabola. Pero nakakatuwa lang, kabola, that they are trying to still believe that Brownie can still be that great, kabola, 4 years from now. Kasi remember, kabola, na ito pong si Coach Tim Cohn, kabola, ang sabi niya nang gusto niya, kabola, is that 4 years po mag-retain yung kanyang team, kabola, before po, of course, magpalit, parang ganun, kabola, yung point po ni Coach Tim Cohn. And of course, if that happens, Brownie will already be 39 at that point, di ba? So what's the point? Di ba? Do they really believe that Brownie is still a credible player at 39 years old? 35 na po siya ngayon. And I doubt that. And of course, nandyan pa rin yung issue niya with the, yun nga po, kanya pong, anti-drug policy, kabola, or doping, kabola. So ang inaasahan po ngayon ng SABP is magkakaroon po ng retroactive po na implementation na magiging penalty po sa kanya o suspension, kabola, and that means he could be available for this upcoming window, kabola, of the qualification. Of course, for us, of course, we want to see him din naman, kabola, to play this upcoming window. Now, Blackwater Elite, nakonfirma na nga po na sila po interesado kay James Yap. So, I just want to point this out para sampal na naman sa mga haters po ni Snow Bado. And again, this fit with Blackwater is understandable according sa gusto nga daw po niya na nabanggit po ni Snow Bado. Now, the rumor that we should be talking about is of course, wala na pong iba kundi itong bagong trade alert. Sabi niya, former promising guard ng trading block, clue, ito tawag sa mga addict. Gets nyo? So, mga addict, kabola, and that can be used po na another word as batak. So, nang batak, kabola, can be that word, kabola. So, in short, that's a rayon batak of rain or shine. And, of course, the fans are pointing out also yung nag-trending po noon na post ng girlfriend niya, kabola, na nagsasabi that he deserves more playing time. And for me naman, rain or shine, it will be logical actually to trade him kasi may mga mas bata pa po silang guard, kabola, that is showing the same promise and even better pa siguro yung dalawa sa kanila, kabola. Kaya I think it is worth it to trade him kung may gusto pa po makuha itong si Ray in exchange for something. Kabola, sa palagi mo, dapat ba yung trade ng rain or shine si Ray? Comment lang po sa baba.